Humandusay mula sa tama ng mga bala ang 37-anyos na paring si Father Mark Anthony Yuaga Ventura sa Barangay Piña Weste, Gataran, Cagayan kahapon. Base sa investigasyon, katatapos lang noon ni Father Ventura na magmisa sa lugar at kinakausap ang ilang miyembro ng koro nang bigla raw siyang lapitan ng isang naka-helmet. Dito na pinagbabaril ang pari na agad niyang ikinamatay. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, nakatakas ang salarin sakay ng isang motorsiklo at nagtungo sa bayan ng Baggao kasamang isa pang individual. The PNP is conducting a very extensive investigation, as a matter of fact, a special investigation task group. Mariingkinon din na ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pagpatay sa pari. Hiling nila magkaroon agad ng hustisya. Kasalukuyang kura paroko ng San Isidro Labrador Mission Station ang pinatay na pari. Kilala rin siya sa kanyang mga advokasya sa anti-mining at sa pagtulong niya sa mga katutubo sa probinsya. Binulamog naman ang pagsabog ang isang binyag sa Coronadal City kahapon. Kwento ng ilang saksi, nagulat sila nang biglang may sumabog sa tabi ng isang tricycle na nakaparada sa labas ng simbahan. Tatlo ang sugatan na agad namang isinugod sa ospital. Natagpuan ng mga otoridad sa tricycle ang isang pampasabog na improvised. Dalawa ang tinitingnang anggulo ng pulisya. Posible raw na diversionary tactic ito ng BIFF. Posible rin daw na paghihiganti ito ng teroristang grupo dahil sa sunod-sunod na pagkakahuli ng mga otoridad sa kanilang mga miyembro. Matapos ang insidente, may nakita pang pampasabog malapit sa kanto ng General Santos Drive at Osmeña Street na na-detonate naman ng mga otoridad. Habang patuloy ang investigasyon, personal na ininspeksyon ni PNP Chief Albayalde ang area. Sa Patikul, Sulu, patuloy na pinaghahanap ang dalawang babaeng pulis at dalawa nilang kasama na dinukot daw ng mga umanoy Abu Sayyaf. Ayon sa AFP, sakay noon ng tricycle ang mga biktima nang harangin sila ng mga bandido. May indikasyon daw na hihingi ng ransom ang mga suspect. Tatlong batalyon na naghahanap sa mga biktima at tumulong na rin ang PNP. Nasunog naman ang isang kotse sa Bacolod City. Sakay ng kotse ang isang mag-anak. Base sa investigasyon, pauwi na sana sila nang biglang umusok ang compartment ng kotse. Agad inihinto ng driver ang sasakyan at saka siya lumabas. Kasama ang kanyang misis at anak nilang dalawang taong gulang. Problema sa electrical installation ang posible raw sanhi ng sunog. Nagpapalamig naman sa ulo ng mga motorista ngayong mainit ang panahon ang dancing traffic enforcers ng Surigao City. Naging traffic moves ang traffic signs sa paghataw ng tatlong swabeng traffic enforcer. Dahil sa good vibes na dala ng mga enforcer, aliw na aliw tuloy ang mga dumara ang motorista. Ayon sa traffic chief, naisip nila ito para pantanggal stress sa daan. Asahan na raw ang pagkembot ng mga dancing traffic enforcer tuwing Biyernes. Katrina Son, GMA News.